So, ngayon, mula nung nakilala mo sa gamutan si Chairman Rudy E. 2005, ilang beses ka nang nakasama sa lakaran sa bundok pag Kwaresma? Kajun. Alam na yung simula nung nabautismuhan ko sa ako nung 2007, tuloy-tuloy na kasi yun, parang yun ang nilidikta sa akin. Sunod mo ng tatlong taon. Yan, kahit nung huli ako, kahit na ilit ako nung naghahabol ako kasi yun ang inano sa akin. At doon ko naramdaman na habang ilit ako naghahabol ako, doon ko talaga naramdaman na parang talagang hinahawin nila na makarating na doon sa unang panalangin o nang nasasabot po. Ibig sabihin, parang may subaybay talaga o kumbaga, ginagayad ka talaga. Nung huli na kasi na dahil sa sistema ng trabaho ko, hindi na ako makatutok sa nakaraan dahil lalo na yung dati kong pwesto, supermarket. Iba ang paniwala ng in-house na security doon. Talagang lumalabas sa kanila, ano eh. Ibang-iba. Ibang-iba yung hindi iglesia. Hindi lang natin masabi dahil nila nilalagay nila sa katuruan nila yung mga site, ganun palagi ang turo sa kanila na tatak daw ng ganito, tatak ng ganya. Parang puro panghuhusga agad. Kaya ako nung una, nakikipag-prasuan ako noon. Pero nung huli, nung na-realize ko, kailangan talaga, umiwas ka na lang para eto paano, hindi ka apektado sa pangaraw-arawang hanapuhay, lalo sa financial. Ganun mga ganun kaaralan yung nakuha ko nung panahon na mainit pang dugo ko nung una ko nalalaman yung katuroan dito sa Tindi Catholic Mission. Anong, yun na nga, pinag-iinitan ako, lang sa nalipat niya ako, medyo dahan-dahan na yung mga sa grupa nung sa mga ganyan sistema ng dibati-dibati. Iwas-iwas na lang. Pero doon pa rin, susog pa rin ang susog sa katuruan na natutunan. Malay mo, lumambot yun sa patuloy na patak ng salita. Ganun lang palagi. So, Calvin, 2008 ka naman nagsimula? 2007. Nauna siya, kaya sa'yo. Kapatos kasi kami nito eh. Ng bautismo. Bago kasi kami na nakakilala sa bautismo sa Gamupan, alam ko nauna to eh. Nauna nakatuntun. Kaso lang nung nakita-kita na tayo dito, kasi si Katoni, naputang rin doon. Yun yung unang nagturo ng hawi eh. Kaya akala ko naman noon, mas batikan yun sa pakikinig. Yun pala nung patuklasan ko na ako na nagtuturo. Ito palang inumpisa nun. Kasi nauna ko na tayo pala sa bautismo. Ibig sabihin, nauna tayo nakaintindi sa turo. Bago siya, nauna nga siya nakatuklas. Pero huli siya nakaintindi sa sistema ng katuruan. Kasi kung maintindihan niya kagad yun, bautismo sa harap, o ipinanganak sa harap. Una nung siya nakatuklas, hindi niya. Hindi naiintindihan kagad. Kaya hindi. Parang ganun nga yung pagkaintindi ko nun. Kaya nung tayo magkasabay ng bautismo, yun ang natandaan ko na ito talaga yung santang ligid ko ng bautismo hanggang sa ngayon. Ay, dalawa yung magkabatch. 2007, 2006, nakarating na ako dito. Pero, naging active talaga ako 2007. Pagsasama sa bundok. Sa 10 years na ako dito, o 11 years, puro mga 7 o 8 beses akong nakasama sa takaran. Na-experience ko nga nun eh. Pagkatapos ng uwi, hindi uwi na lang, tapos nasa bahay na ako. Hindi pa ako nakakaramdam ng pagod. Naglinis pa ako ng bahay. Oo. Okay. Hindi gusto ako ng bahay.
kasi yung taping natin nung nakaraan, January 28, ay ayaw talagang lumabas sa video, sa movie maker. So, yung pag-uusap natin doon, kung sa pumutok na bulkan ng, sa ilalim ng Manila Bay, ay hindi ko may papalabas. Kaya, so ngayon, pwede mo bang ituro ulit doon sa mapa, kung saan banda sa Manila Bay, nakatayo yung bulkan, na makikita at patatagpon yung bulkan. Kasi sa iyo lang yung sinabi ni Chairman Rudiel, yung location ng bulkan. Dito siya sa gitna, no? Sa pagitan ng Manila Bay, Bataan, Zambales, at Cavite. Diyan sa may gitna na yan. So ang taas niyan, malakas, no? Malakas. Nasa 15 feet. Ay, 500 feet, sorry. Ang taas. 500 feet. Pag pumutok na, una po, isa na po. 500 feet yan. Ang taas ng tubig. Ang taas ng pagpalsa ng tubig. Tapos mula sa Dalampasigan. Mula sa Dalampasigan, no, sa Manila Bay, 15 kilometers ang layo na aabutin ng tubig. So, ganun ka na yun. Ang dahil. Yun ang ayaw, yung hampas ng tubig, 15 kilometers ang layo. Sa bulkan na yan, just in case na pumutok yan, magmula dun sa mismong surface ng dagat na yan. So, 500 feet. Okay. 500 feet ang taas niyan. No? So, pagbalik niyan, yung pagbagsak niyan, yun na, ang layo ng tubig niya, naabuti ng 15 kilometers. Mula sa Dalampasigan. Kaya maraming tatamaan dyan. Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Cavite. O, saan na yan doon sa Manila? So, buong Metro Manila. Buong Metro Manila. Ano pa yung mga sinabi sa'yo tungkol doon sa Metro Manila? Makati, Pasay, Parañaque, Latinas, yung mga Metro Manila yan? Ano yung parte dito sa Makati, ang daming building yan eh. Oo. Mga tatlo o apat na building lang daw matitira. Yan sa Makati. Talaga ko na yan, may babagsak talaga sila. Milyon ang mawawala. Milyon. Ang iba, hindi naman sa tubig, talagang mamatay. Kuryente. Yan ang nabanggit sa araw ni Maestro mo. Kasi ang shutdown ng kuryente, may sensor na kasi yan eh. Sa hangin, sa tubig, at saka sa yalig ng kalikasan ng daigdig, ng uga. So, automatic mo si shut off yung kuryente. Eh, paano mangyayari yung makukuryente yung tao pag dumating yung tubig? So, hindi bigla yan, mag-shut down. Hindi ganun bigla yan. May mga sensor nga siya, pero hindi naman lahat na magiging ganun ka-accurate. So, siyempre, gawa ng tao, hindi perfecto. Eh, paano kung halimbawa, isang putok lang yun, eh, paano kung maraming putok na gaya na nangyari sa mayon? Yun ang hindi ko pa masyadong naliwanagan ito, Maestro. Kung ilang beses yan putok mag-i-erap. Ilang beses siya mag-i-erap. Sa amin, ang description niya, parang yung tubig sa batya na ibinuhos mong gano'n sa Dalampasigan. Yung parang gano'n, binuhos yung pagputok ng muka. Kaya 1990 pa, simula ng 1990, kaya kami na napasugo doon sa maligaya ng paglipat ng tirahan, 1990. Yun, naalala ko noon, birthday ng anak ko si Kate, 1990, 1 year old. Kaya doon kami sa bahay nila, natuloy, at sabi nga kasi noong taon ng December. Eh ngayon, napapakiusapan naman pala yung kalikasan tungkol doon sa pagputok. Noon, apat na anghel pa ang humahawak. Ngayon, bago siya namatay, dalawa daw. Dalawa na lang. Ngayon, sabi ni Kani pa din, ito, isa na lang. Ito, 2007, binagin niya sa akin, tatlo na lang humahawak eh. Ito, ngayon, 2007 yun. Oh. Ngayon, 2016, 17, dalawa na lang. Oo. Oh. Sabi ni Kani pa, noong nakaraang episode, isang anghel na lang humahawak. Oh. So, paano ngayon yun? Anyway. Malapit na raw mapagod. Malapit na mapagod. Anyway, so, yun po ay prediction ni Chairman Rudiel. Pero kami mismo makapagpapatotoo na marami na siyang sinabi kagaya ng Lindol,
sa pagpapabalsak ng Hyatt Hotel sa Baguio at sa Esperanza sa Dabuban City na marami na talaga ang namatay ng Intensity 7, 8, 9, 10 mula pa ng 1988, sinasabi niya na yung prediction na yan na by 1990 sa taong yan, may mangyayari yun doon na Intensity 7, 8, 9, 10 sa Luzon. So nangyari yun, punti ako ng KK 1990 at sabi nga, sabi yan, pagbuntis daw ng labutan ng Lindol, nabubugok. Hindi naman, ngayon, yung anak ko malaki na, or, no, at nagpapaaral na rin ang kanyang kapatid. So, anyway, so, ngayon, at saka yung pagputok ng bulkan, akala natin sa kanya, sa lugar na yan, walang tutubo ni palay o mais lang. O, kaya, anong, oo. Tungkol naman sa pinatubo. O, pinatubo. Sige, kwento mo. Actually, nung time na yun, wala pa ako dito sa tindi. So, kinukwento niya nun sa akin. Pero bago pa mangyari yun, nung time na yun, sinabi niya dun sa kaibigan niya, lagi niyang kasama, si Mr. Kelly, yung Chuhi ni Fernando Po Jr. Diyan sa ating lugar, sa Luzon, merong mangyayari diyan na hindi kayo pwede magtanim mais, palag, o kahit anong klaseng halaman. Uulan diyan ang buhangin. So ngayon, nabanggit ni Mr. Kenyon, wala namang ditong vulkan na pumuputok ng buhangin o bumubuga ng buhangin dito sa Luzon. Meron, muusok lang. Pero yung sasabihin mong buhangin ang ilalabas, wala. Walang nangyayari pa dito sa Luzon. Ang nakikita kasi natin sa ngayon, yun, lava at saka yung apoy, di ba? Walang abo. Oh, walang buhangin. Oh. Okay. So nung kaya sabi namin, kami rin sa nag-iisip noon na hindi bulkan ang puputok, pero bakit puputok? So alam yung puputok na yun. Ano nangyari yun? Oh, bulkan talaga. Kaya buhangin. Eh ngayon, yung bulkan sa Manila Bay, tubig naman ang tataas. Actually, nung kinukwento nga yun nito, hindi rin siya basta naniniwala eh. Hindi rin siya naniniwala. Yung mga unang nakalipas na nangyari, hindi rin siya naniniwala. Kahit mismo siya, hindi siya naniniwala eh. Eh, nung nangyari na, tapos binanggit sa kanya doon sa taas na, oh ano, may mga binanggit ba ako sa'yo na hindi nangyari? So, doon na siya naniniwala. Kaya, lahat ng mga sinasabi sa kanya, sinasabi sa atin, na talagang posible yung nangyari. At mga nakaraan, nangyari na. Ganun na. Ano ang habilin mo ngayon sa ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating forum na ito na ginagawa? Sa akin lang paalala sa mga kapatid sa sambayan ng Pilipinas. Panalangin, malagi. Pero hindi Diyos Panginoon ang tawagan. Sila mismo. Imam Emisa at Tropa Jesus. Yun yung dalawang anghel talaga na nakatalaga sa mundo natin na tinatawag nilang Earth, yung dalawa na yan. At kung maaari sana kung matuntun nyo yung pindi sa Sityo Matare para matawagan yung dalawang anghel na yan, kasama na rin yung susi ng pangalan ninyo at ang inyong anghel nila Guardia o yung gabay ng bawat isa sa atin. Yun sana ang pinakamaganda at matibay piringtang pananalo. Para sa pag nagkaisa ang pananalangin natin na buong-buon na makakarating sa itaas sa kanilang sinapuhunan o kinaluklukan, mas malakas ang dating ng power na mapakausapan natin na kung pumutok man ang bulkan na yan sa ilalim ng tubig sa bataan, ang dapat na mailigtas at maligtas, yun sana ang may iiwan at maniniraan sa lugar na ito o ang pagpapatuloy ng katiwalang pindi. Kaso lang hindi rin natin kasi mawala sa isipan ng mga sinauna natin, lalo na yung talagang diehard na Katoliko, eh kagaya ko noon nung hindi pa ako nag-aral sa katiwalang pindi. Mahirap nga naman talaga paniwalaan kasi tayong mga tao, happy go lucky, lalo na kung may pera o material ka namang gasto sa pangaralan. May kotse ka, may bahay. Hindi mo na talaga isipin yun. Na mayroon palang katuhan na nakatago na unti-unti nang inilalabas at pinapakilala. Eh, kagaya namin,
pangkain material lang at may gawain spiritual, kaya natunto namin yun hanggang sa ngayon nag-aaral at ngayon nagpapaalala sa inyo tungkol yan. Dahil yun ayon sa mga social media, siyensya, parang wala pang nakatuklas dyan sa bulkan na yan sa ilalim ng tubig sa malapit sa Manila Bay na sahog ng Bataan. Ang karamihan lang na nakikita nila, ito yung bulkan na yun. Pero hindi pa nila gano'n na predict dahil din sa kakulang ng instrumento. At mayroon man sila instrumento dyan, eh niyanakaw naman. Kaya wala. Parang bulag pa rin sa sistema ng katotohanan. Kaya buti na lang, medyo aktibo si President Duterte. Kaya kahit pa paano, napunan. Imbis na ikurap, napunan niya, doon yun ay gastos. Kaya halos marami din ang buhay na nailigtas sa ngayon sa araw. Yan lang paalala namin mga taga-tindi. Ang vulkan na mayon na yan, may sabon talaga yan. Yun yung matagal lang nakatago dyan, ang vulkan sa ilalim ng Manila Bay. Kagaya ng sinabi ni kapatid Alvin, na dati, nung nabubuhay pa si Maestro, yun lang sabi, dalawang anghel na lang ang umahawak o tumatakip sa butas ng vulkan na yan, na pinakikiusapan nila na huwag muna dahil maraming kawawang madadamay. Okay lang sana kung ang madadamay at mamamatay yung mga masasama na kagaya ng nagawa ni President Duterte, yung mga droga o sangkot sa droga at mga sangkot sa mga kriminal na gawain. Pagdating ng pagbabawas wala talaga pinipili. Kahit kami na taga-tindig, pero yun lang ang pinangahawakan namin. Yung pagganap sa direktang panalangin, lalo na ngayon sa panahon ng Kwaresma, sa Ash Wednesday na tuloy na sa amin sa itong Monday, Sinuwebe. Yun lang bisa namin sa aming daming katuwaan na natutunan na talagang sa kanila galing yan. Yun yung hudyat, yun yung palatanda namin, yung Ash Wednesday papunta na ang opisya namin ay 19 itong February. At sa muli mga tagapakinig. Kaalvin, magtatanong pa ako ulit. Kasi, palagay ko, kagaya niyan, nabanggit din ni Carol noon na pati ang Malacanang washout. So, ibig sabihin, yung, kasi Metro Manila na nga eh, ang maapektuhan ng pagsabog. So, ibig sabihin, Senado, Malacanang, SEC, GFIS. Katas-taas ang hukuman, nandiyan ang kusina sa Supreme Court. Wala, and wasa. Iba, so, ang mga papeles na sa Supreme Court, mga kaso. So, ano ang parang sumagotan niyan? Ang magiging sistema niyan, parang magbabago talaga ng gobyerno. Yes. Yung batas ng tao papabuhay. Kasi nga, talagang ang batas ng Pilipino nakapiring, yun lang ang talagang maaapekto. Kaya kung ano man ang hinihinatnan ng bansa natin, so halimbawa, hindi nga mangyari. Kasi isa sa mga kasama natin, episode. Yung nalabi naman pinapanggit ni Maestro noon, kailangan turunin talaga yung batas ng Pilipinas. Dahil wala ang batas na yan para sa mga mahihirap lang. Nakakasunod lang yung mga mahihirap. Yung may pera, butas. Butas ng batas, pagsabi kaya. So, yun. Dagdag lang na isa sa mga kaalaman na nalalaman namin. Kasi yung batas na yan, yun pang itinatag ng mga Kastila na pinatupad noon na sa pamamagitan ng mga kaparian na unang gumawa ng o nagdala ng katuruan dito na relihiyon sa Roman Catholic. Kaya yung batas nila niyan, yun yung batas ng anarkiya na lalaki na ang pwede doon kilalanin. Ang babae, mga mahihirap, walang kulang sa yaman, kulang sa pira, yun ang makakasunod. Kasi pag hindi ka sumunod sa batas nila, papatay ka ng Diyos na cross nila na espada. Kaya hanggang sa ngayon, naisiksik yan sa puto at isip ng mga unang pumuko sa gobyerno na ipinaling pa noon sa panahon ni Cory Aquino sa 24 Senado nila. Na imbis na tumulong sa kapwa kung ano
karapat-dapat para sa ikaulat ng Pilipinas. Yun, walang ginawa kundi sa pwesto lang nila ng Papa, yaman ang sarili nila. Di kagaya ngayon sa panahon ni Presidente Duterte na makikita mo na talagang tumutulong sa kagaya natin. Kaso lang hindi talaga maiwasan na madadamay talaga ka. Yun lang, panalangin. Anyway, mga kaibigan, pagsasayahan na po kasi talagang hindi namin kontrolado ang hangin. Kaya kung hindi man kami nagkakarinigan dahil sa aming mga kapitbahay. Kaya kayo na po ang bahala magpasensya. Pero kung gusto niyo po makarating dito sa amin paglinggo, bukas po kami dito para sa inyo, mga katanungan. Dahil hindi po namin lahat ay bibigay ng live ang mga talakayan ito, ang mga paliwanag na ito. So, pasta niya kaganapan ng pagkakaunawa niyo sa katuruan ito, pwede po kayo makipag-ugnayan sa amin at kami po ay pwede pumunta sa mga nasasakupan niyo. At doon kami magpapaliwanag. Kasi dito po, hindi po tayo talaga magkakaitin yan. Kasi hindi po namin kontrolado ang hangin ng kapitbahay. Kaya yan, mula nung Enero, dalawang beses na po, pangatlo na po ito ngayon na talagang hindi namin pwede pagbawalan yung hangin na nanggaling sa kanilang mga bahay. Kasi dito sa lugar namin, talagang, oo, nagkakarinigan ng hangin. Oo, kaya, sige. So, paano? Magkita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod na episode. Ayun, makakabupa tayo ang mga tanungan na pwede natin ulit natin. Pagbigay ka rin ng tungkol sa paglumpas bukas sa ating mga kasamahan na meron internet. Kasi bukas simula na. Sa mga kasama natin, mga pamiyembro, umpisa na tayo bukas ang ating Kuwaresma. 6 a.m. Direktang panalangin. North, East, West, South, no? Alam niyo na yan. So, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng hapon, at alas 12 ng ating gabi. So, gaganap pa natin yan. Naway, magsama-sama tayo kumana. Kaya kailangan lang makaganap kayo ng 6 o'clock ng umaga bukas ng direktang panalangin sa nakaharap sa yung mga datihan sa North. Ang mga baguhan naman na gusto sumabay ng 40 days na panalangin, yan yung spiritual na pagganap, dito simula din sa east ng 6 a.m. East, west, north, south. Ang madatihan, north, east, west, south. 6-12, 6-12. So walang mahabang tulog, kaya yan ang sakripisyo. Pero pagdating ng 40th day, yun yung Biyernes Santo, kasi bukas, Monday, after ng Ash Wednesday, yun yung day 1 natin, bukas, Monday. So, ang pinaka 40th day, Biyernes Santo, yun yung makukompleto na yun yung 40 days na pagganap ng 6-12, 6-12 sa espiritual na panalangin at paghingi ng tulong sa itaas. At dyan po yung panahon na yan ng Kuwaresma, meaning talagang sila yung pahinga at nakikinig sila sa lahat ng mga nilisa nila ng panalangin ng lahat ng mga nilisa nila. Yes, correct. Tsaka, bakit nga ba namin ginagawa ito? Yung ganitong ganap ng Kuwaresma. So, kasagutan, pwede natin pag-usapan kung kayo'y dadalo rito. At ang isang kasagutan dyan, kung ang katawan natin kailangan ng paglilinis, isa yan. Kailangan natin linisin yung ating sistema. Katawan. So, sa iyong kasagutan. Kaya marami pa tayo pwedeng pag-usapan tungkol dyan sa panahon ng Kuwaresma. Isa rin sa paalala sa mga kapatid natin sa Sambayang Pilipinas at sa mga iba pang reliyon o samahan na nagsusulputan, lalo na yung katuruan na hango sa Biblia. Ang katuruan po namin hindi hango sa Biblia. Ito po ay hango sa banal na aklat. Iba po yung Biblia, iba po yung banal na aklat. Kaya sa mga interesado na hanapin ang tinding katao, Iglesia, nandito lang kami sa Sitio Matarep, Caloocan City. Madali lang po matuntun, lalo na mong manan nyo sa programa ng Tintik by Itama Robles. Madali nyo po kami matuntun. Yun lang po, sipag at tiyaga. Ang ganda ng kanta eh. Alam mo yung kanta na yun? Ang title ng kanta,
magsimula na. Ganda nun. Magsimula na. Pag-inan kay ganda, umaga. So, ngayon, umpisahan na natin. Basta mga kapatid, ang sa amin lang naman, ito ay isang pagpapalawak. Hindi kami nakikipagdebate o tumutulig sa iba. Ginagamit lang namin kasi yan na isang ehemplo o halimbawa para malaman naman ninyo na katuruan ay pwede rin pang social media. Basta ganun mga kapatid, ang kailangan lang natin mag-aral, mag-research, kahit man hindi sa computer, hindi sa social media, sa mga sinauna, kasi diyan naman nag-umpisa eh. Ang pag-aaral, sulat sa dahon, mga balag ng kahoy, alam yan ng Iglesia ni Cristo. Ang unang kasulatan na hinango, na ininipat nila sa Biblia, pero hindi po, alam nila yan, na sa balat ng kahoy, doon nang galing yun, yung tunay na katuruan, hindi sa Biblia. Yun lang po mga kapatid natin sa mga reliyon at samahan. Hanggang sa muli po. Okay, so thank you po. Ayan ha. Kasi napakinggan niyo mga kaibigan, si Chairman at saka si Legal Counsel.